Okay guys, papakita ko lang sa inyo itong mga nakuha namin nila Bro Agner. Kukunti lang, no? Yan lang po yun. Ayan, no? Papangit po. Mga nakuha ko. Pero pag nalinis ko yan, makikita nyo. Yan, tsaka na lang kayo pumili pag nalinis ko. Dalawa lang nalinis ko. Ito yung sinabi kong tahong ni Carla. Pinakita ko sa kanila. Ayaw maniwala ang tahong ni Carla, eh. Yan po, tahong po. Nalinis ko na siya. Tahong po talaga. Na naging bato. Ito po. Nalinis ko po siya. Yan yung ano. Ayan, tahong po yan. Ay, basag pa, oh. Crack lang siya. Pero hindi po talaga basag. Eh, sabi ko nga sa kanila, tahong ni Carla. Ayaw maniwala, eh. Ayan po, bato po yan. Ayan, oh. Bato po yan. Ayan. Tahong na tahong. Ano po? Ayan. Tahong yan. Nalinis po. Ganyan po pag nalilinis ang bato. Kaya yan, dami kong lilinisin na naman, no? Isa-isa. Ilan lang ang kulog ko. Yan. Tapos, kidlat ko. Yan lang, oh. Isa lang yung kidlat, oh. Ito, mga kidlat naman to, magnetic. Ito, gagawin ko kasi ito, eh. Ito yung itinutusok sa lamig-lamig. Tutulisan yan. Kaya kumuha ako niyan. Tutulisan tong mga to. Pantusok sa mga lamig-lamig. Gagawin kong kwintas. Guys, tsaka yung mga maliliit. Ito, isa lang yung nakuha ko sa daraitan na ano, buto ng kalamansi. Yan. Ewan ko kung anong buto ito. Isa. Yan. O, kung anong mga buto yan. Guys, o, di nakita nyo na yung tahong ni Carla, di ba? Parang tunay na tahong. O, ayan o. Tahong ni Carla. Kala mo tunay, eh. Pero bato po yan talaga. Bato. Hindi mo maririnig na ano yan. Batong bato. Tahong ni Carla. Galing. Yan ang tahong ni Carla. Hindi nga lang siya namamagnet. At hindi rin ho siya bumubula. Kasi green yan, eh. Green na bato. Bihira sa green na bato ang bumubula. Yan, oh, ganda talaga. Tahong talaga siya. Mutsa siya ng tahong. Galing. Oh, meron din naman akong ano. Ayan, yung ganyan yung kay Bro Agnera. Mingi lang ako ng dalawa. Aanuhin ko naman yan. Yan lang, pan-display, dalawa. Tsaka isang nyug na maliit. Liit lang yan. Yun. Liit ng nyug ko. Galing. Pero may mas maliit pa raw dito, eh. Yun ang inaanap ko, yung pinakamaliit niyan. Nyug. Tsaka may ano ko, may kidlat ako na para sa akin, syempre. Ito yung para sa akin tong kidlat na to. Ito guys. Gagawin kong kwintas. Ito yung para sa akin, panggamutan ko. Ito, itutusok ko sa daliri. Magnetic yan. Naku po, Diyos ko. Ang aking kapitbahay talaga na maingay. Ang aking kidlat. Yan, ang aking kidlat. Gagawin kong kwintas. Ito po'y akin. Ano po, ulitin ko po sa inyo. At baka mamaya na naman, ayan na lang po. Limusan ko na lang po iyan. Pansarili po kasi panggamot ko po ito. Manggagamot po ako, eh. Kailangan ko po ito. Ano po, meron naman dyan mga lilinisin kong mga kidlat. Yan, kasi pag hindi mo nilinis ang mga bato, ganyan na itsura, eh. Talaga namang kalain. Kalaway, sa Bisaya. Pangit, di ba? Pag hindi mo nilinis ang mga bato, tingnan mo ang itsura niyan. Kailangan po talaga linisin yan. Yan, pag hindi nyo nilinis talaga yan, wala. Kita nyo to, oh, nilinis ko, di ba? Ang ganda, nagmukhang tahong. Tahong ano, ito nalilinis, hindi ko pa nga masyadong nalinis to, pero linis ko ba ko lang. Yan, oh, ganda ng kidlat ko. Pantutuso ko yan sa dulo ng daliri, sa ganito. Yan, yung mga inkanto, maligno, nakukulam, nababarang. Ito po gagamitin ko, ano po, pansarili po ito, pansarili, kasi manggagamot po ako.
ano po, huwag nyo na pong anuin sa akin, limusan, ano po, nakikiusap po ako. Okay po, yan po yung mga yan. Pero lilinisin ko muna itong mga to bago ko i-vlog uli sa inyo. Pinakita ko lang yung mga nakuha namin, konti lang po. Kay Bro Agner, ang dami pa eh. Kaya siguro kay Bro Agner kayo makakalimos ng ano, ng bandami. Eh halos lang naman, isa lang naman ang pinagkuhanan namin. Yan. Tsaka mabait naman po yan si Bro Agner, alagad ng Kalantsaw. Madaling pakiusapan niya. Kung gusto niya mamalimos sa kanya, mamalimos po kayo sa kanya. Sa akin po kasi pinipili ko lang po talaga ng husto. Ayoko magdala ng bambigat po. Talaga naman. Tsaka natatambak lang po ang mga bato po. Ayan, tambak po yung mga bato ko. Yan, mga inaayos ko. Ito, laki o. Ito kasi, kaya kumuha ko nitong puti na to. Gagawin kong cross. Ayan, tatabas-tabasin ko yan para maging cross. Mga ilan na makukuha ko rito? Mga dalawa o tatlo. Ito sa puti na to. Pag nalinis to, yan, magagawa kong cross yan. Kaya kumuha ko ng mga batong puti. Yan. Gagawin kong cross. Konti nga eh. O yan lang o. Oh, mga gagawa kong cross. Yan, ano po yan. Iano ko naman uli yan. Bablog ko uli. Yung mga malilinis na. Tapos, kasi yung mga ano kasi, yung mga ganito, hindi mo naman kasi masabi silang ano eh, kidlat. Yung mga ganito, mga dumidikit po sa magnet yan, malalakas po. Hindi, kasi yung nangyayari, itong alam ko magnetic stone lang po. Iba talaga yung pangil ng kidlat talaga, may hulma na siyang kidlat. Yun po. Pag sinabing pangil ng kidlat, eh talagang nakahulma ng ano siya, matulis. Pero yung mga ganito po, eh, tinatawag ko lang pong magnetic stone lang po yung mga yan. Yung mga ganyan. Magnetic stone. Yan, tinatawag nilang money magnet. Pero na, marami na rin po ako napagbigyan. Kasi money magnet yan eh. Maganda naman po sa ano yan, negosyo. Kasi money magnet nga po. Eh, malalakas ang dikit niyang mga yan. Yan. Malalakas po mga dikit niyan. Eh, yan ay money magnet kung tawagin. Yan. Mga money magnet. Pero pag sinabing kidlat po, yan po ay may hulmang nakatulis na po siya. Katulad nito, hindi ko pa ho nag-grinder yan. Pero may formang tulis na po siya. Ang gagawin ko lang naman po, lilinisin ko lang po yan. Medyo pakikinisin ng konti. Ganun po. Talagang may hulma na silang ano, kidla, ano, tulis. Yan po ang mga pangil ng kidlat. Yan, katulad nito. Matatawag natin siyang pangil ng kidlat kasi may tulis na siya. Eh, isang piraso lang naman. Diba? Yan po. Pero yung makakita kayo mga ganito, dumidikit, kulay itim. Yan po yung money magnet lang po tawag ko dito. Hindi po talaga, ano, eh, totally kidlat. Ano po? Pero kung tutusin bang itim niya, pwede rin siyang tawagin kidlat. Pero sa para sa akin lang po ha. Kasi may kanya-kanya tayong paniniwala. Ano po? Kaya ako, kinukuha ko talaga para garantisado, ano, yung mga matutulis na dumidikit. Yan po. Mapamahina o mapamalakas. Yan po eh, ano, kidlat. Meron din pong kidlat na, ano eh, bumubula eh. Ayun po ang gusto, ang hinahanap ko sa totoo lang. Ang hinahanap kong bato ay yung dumidikit at bumubula. Yan po, kasi yun ang tinatawag na round, pangkalahatan, protection. Sa lahat po iyon. Bumubula na siya at namamagnet. Yun po ang kagandahan. Pag nakakuha po kayo ng ganong mga mutya o ganong mga bato, yun po ang ingatan ninyo at yun po ay pangkalahatan. Sa lahat po iyon. Iwas bala, yan, lace bala, yan, pangontra sa kulam, pampaswerte, lahat na siya, pwede siyang gamitin pag yung bumubula, dumidikit, dahil bibihira pong makakuha nun, sa totoo lang, hanggang ngayon naghahanap ako, isa lang po ang nakuha ko, hindi ko po inilalabas, sa totoo lang po, hindi ko po inilalabas ang
Isang piraso lang siya, bilog. Bumubula na siya, dumidikit. Kaya hindi po ako ano, kaya naghahanap pa rin ako. Gusto ko po yung ganun, yung bumubula na, dumidikit. Kasi ang ano ngayon eh, pag yung mga dumidikit, dumidikit, hindi naman siya bumubula, pero dumidikit. Meron naman ito, bumubula nga ito, pero hindi naman siya dumidikit. Hindi ho ba? Baligtad, di ba? Salitan sila. Yung mga ganito, dumidikit, hindi naman bumubula. Ano po? Pero hindi ko pa natetesting to sa suka eh. Detesting ko pa sila. Yan, mga yan. Yan, dumidikit siya mga yan. Yan, mga kidlat, kapag yung may mga nakaporma ng tulis. Pero yung mga ganito, magnetic, money magnet lang kung tawagin yan. Yan po, money magnet. Wala silang tulis, puro bilog. Yung iba nga sinasabi nila, dilaraw ng kidlat. Ewan ko po. Pero para sa akin, money magnet lang po ang tawag ko rito. Magnetic stone. Iba po talaga yung pag nakakita kayo ng matutulis na ng mga magnet. Iba naman po yung ano, graba. Kasi kalimita sa graba eh. Makikita nyo naman ang graba. Pangkaraniwan po dumidikit yun. Dahil pag binabasag po, nagkakaroon sila ng magnet sa makinarya. Pag dudurog niya, nagkakaroon sila ng magnet. Yung pinaka-magnetic ng mga graba. Pero kalimitan pa sa graba, hindi dumidikit. Okay guys, yun lang po at ano. Pinakita ko lang po yung ano, yung mga nakuha namin. Kukunti lang po yan. Kung titingnan nyo sa malayo, kunti lang po yan. Yan lang po. Oh. Ang nakuha ko. Hindi mahirap dalhin sa bag. Bag lang po yan. Gagawa kasi ako ng mga cross pa. Ang dami ko nga, na-stock ko lang rito. Oh. Isipin nyo yan. Ang daming stock. Ang dami. Lilinisin. Pag yung nalinis lang, pag namili lang naman ako, may gusto akong gawin. Ito wala akong magawa. Yan, kukuha ako, mamimili ako kung ano gusto ko. Yung mga puti yan, gagawin kong cross. Papadala na naman ako, Lunes na lang para may mga kasabay pa, baka may sumabay pa eh. Ayun ako, natatawa rin ako sa mga pinadadalan ko, lalo't mga bata pa. Nako po, Diyos ko, ang hirap kausap pag mga bata pa. Tapos 500 lang ang bigay, nagalit pa, mahirap daw akong kausap. Diyos ko po. Mutya na linta ang ibinigay ko. Tapos humihirit ng ano, humihirit ng salsagan. Hindi ko napagbigyan. At kasi nga sabi ko wala pa. Hindi ko pa napagbigyan. Eh 500 yung ibinigay. Ipinaliwanag ko naman sa kanya. Mahirap daw akong kausap. Diyos ko po naman. Ano ba namang klaseng bata ito? Sana ako'y mapanood niya. Ipinaliwanag ko sa kanya. Ang LBC, hindi sa layo niya. Ayun ko, Mindanao o ano, malayo eh. Bali, ang padala ay 215 pesos. Pag nagpadala sa LBC, 215 pesos. Eh, plus gasolina ko dahil bababa ako ng bayan. Pagpalagay natin 100 kasama na merienda ko, magkano matitira sa 500 mo? Yun ay para sa akin na yun. Aba, mahirap daw akong kausap. Nako po, Diyos kong bata ito. Sabi ko, alam mo ba, magtanong ka sa ibang antingero o sa mga nagbebenta ng mga mutya. Itanong mo kung magkano ang mutya ng linta. Meron nga nagbibigay nga sa akin 4-5 eh. May 7-5 eh. 7,500. Meron 4,000, may 4,500. Si bro, ano, ano sa akin, sino ba ito? Ah, hindi ko nasabanggitin yung pangalan. 4,500. Mutya ng linta. Tapos sa kanya, itong batang ito, 500 na nga lang ang ibinigay. Kasama pa yung abala ko. Anak ng teteng.
Ano bang klaseng bata ito? Mahirap para akong kausapin. Diyos ko po naman. Kaya sa mga nanonood, naku po, wag po kayong ganyan. Maawa naman po kayo sa akin. Pinag-aksayan ko ng panahon yan. Ano po, pinagpaguran ko yan. Yan. Gumagastos po kami kung saan man kami magpunta ni Labro Agner. Gumagastos po kami. Magkano po binayad namin sa taxi? Nagbabayad po kami sa inarkila namin taxi. Hati-hati po kami. Patak-patak po kami. Isipin niyo yan. Plus yung pagkain po namin. Yung dadatnan namin bahay. Doon kanila nanay tita. Siyempre nagbibigay kami ng pang-ulam o magbibigay kami ng ulam. Isipin niyo po yung gastos namin kung magkano. Tapos 500 po ibibigay niyo sa akin. Ano po? Yung bata na yan ako, hindi marunong mag-isip. Kaya sa mga namamalimos, konting unawa lang po. At hindi po basta-basta pinupulot lang ang bato. Ano po, gumagastos din po kami. Tapos 500 na nga laang ang ibinigay. Ako paraw ang ano, ako paraw ang mahirap kausap. Diyos ko. Hindi niya naintindihan. Umukoy ako dun sa resibong ano, kung na i-send niya na. Akala niya umukoy ako dun sa sinasabi niya na sa salsagan. Eh sabi ko, ay wala ho akong salsagan. Ubus na. At may mga may-ari na nung salsagan na nandito sa akin eh. Sabi ko, hindi pa dumarating ang ordering ko. Abay, hindi, sabi ko, mag-rewind ka ng pinag-usapan natin. Sinabi ko sa'yo, wala. Tapos ako pa naging mahirap kausap. Ako po, Diyos ko. Oh, ganun po. At nako. Huwag niyong kalimutan. Subscribe ang YouTube channel ko. At pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinopost kong video. Ayun ako. Okay. Sige po. God bless po ang tahong ni Carla. Ayan, bato. Bato po yan. Hindi po yan yung baka sabihin nyo, pinagdikit eh. Kaya ano eh, hindi. Legit po yan. Totoong tahong. Ibig sabihin, totoong bato. Ayan. Iba tunog ng ano ha. Ayan, bato po yan. Ayan, okay guys. Magandang gabi sa inyo. God bless.